Hello mga kamasters, mga kaskemeling. Zombie apocalypse, may posibilidad ba? Mga masters, mga kaskemeling, tapusin at panuurin ang videong ito upang inyong mapagtanto. This is your master, Kaalaman. Hello mga kamasters, mga kaskemeling. Welcome back to our channel. Naniniwala ka ba sa mga hula at prediksyon na magkakaroon daw ng zombie virus na kung saan malalaganap ang zombie apocalypse? Mga kamasters, mga kaskemeling, hindi na natin masasabi ang ating panahon ngayon. Subalit mga kamasters, mga kaskemeling, dapat nating lakasan ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos na Ama ang siyang pinaka makapangyarihan sa buong mundo. At siya lang ang maaaring magtakda kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. At kung magkaroon man ng zombie apocalypse, dapat lang ay tayo'y maging handa. Ano ang gagawin mo? Sa video na ito ay malalaman mo kung saan ang pinaka safe na lugar kung sakasakaling magkakaroon ng zombie apocalypse. Malamang ang unang maiisip ng tao kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse ay kung paano tayo makakalayo at kung paano magtago, mga kamasters, mga kaskemeling. Maaaring maisip mo na hindi ligtas kung sa iyong sariling bahay ka mananatili. Dahil sa anumang oras ay pwedeng magkapasok ang mga zombie sa iyong bahay at sirain ang bahay mo o sa mga taong gustong maligtas sa pandemya. Kaya mga kamasters, mga kaskemeling, mas ligtas ka kung hindi ka masyadong makikita ng mga tao. Una, gumawa ng bahay sa itaas ng puno o yung tinatawag natin na treehouse. Sa ganitong lugar, mga kamasters, mga kaskemeling, ay mailalayo mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Dahil ikaw ay nasa itaas at hindi masyadong makita ng ninuman, ang bahay sa puno ay unang ginagamit sa mga sinaunang tao upang mailigtas nilang kanilang sarili mula sa mga mababangis na hayop. At ito naman ang iyong pagkakataon upang mailigtas mo ang iyong sarili. Ayan, ito ang pangalawa mga kamasters, mga kaskemeling. Kung gusto mong malayo talaga sa kabiyasnan, magpunta ka sa karagatan at manirahan sa isang yate. Dahil ito ay may kakayahang makalutang sa tubig at maglakbay sa iba't ibang parte upang di mahanap ng mga zombie. Dahil sa kaalaman mga kamasters, mga kaskemeling, na ang zombie ay hindi nakakalangoy sa tubig. At kung sakaling may mga masasamang tao at pagtangka sa pagmamay-ari mong yate, sapagkat ito'y madaling makita sa karagatan. Dahil na rin sa taglay nitong ingay at laki, kaibigan, kung ikaw ay isang taong sanay sa pamumuhay sa isang syudad, irerekomenda ko sa inyo mga kamasters, mga kaskemeling, ang pagpunta sa mataas na bundok. Dahil do'y may sapat na mga pagkain, tulad ng mga ligaw na hayop at mga punong kahoy. Ang bundok ay isa sa pinakaligtas na lugar kung sakasakaling magkakaroon nga ng zombie apocalypse. Dahil nahihirapan ang mga zombie na umakyat at magtungo sa mga matataas na lugar. Ngunit dapat pa rin nating isalang-alang na ang mga taong buhay ang siyang dapat nating kakatakutan. Dahil ang mga ito ay siyang makapag-isip kung ano ang kanyang dapat na gagawin. Maaari ka rin maglagay ng mga patibong upang ikaw ay ligtas sa mga masasamang tao. Mga kamasters, mga kaskemeling, ang mga taong nasa kulungan ay may mas mataas na tsansang mailayo sa mga zombie.
Dahil nga ang kulungan mga kamasters mga kaskemeleng ay may mga matataas na bakod at barriers. Kaya dito, nahihirapang makapasok ang mga zombie. At sa mga masasamang taong gustong pumunta dito. Sa kulungan kasi mga kamasters mga kaskemeleng ay madaling makita ang mga tao o zombing papunta sa lugar. Kaya madaling malalabanan natin dahil tayo ay makapaghanda para sa labanan. Ngunit dapat sa lugar na ito ay meron tayong sapat na pagkain upang di natin daranasin ang gutom. Ang lima ay pwede kang tumira sa ilalim ng lupa para ikaw ay hindi makita ng mga tao at mga zombies. Merong mga bunkers ang mga militar na ginagawa upang doon ay ilagay ang mga armas. At kadalasang ito'y ginagawa nila at dito nagtatago upang hindi makita ng mga kalaban. Kaya ang bunker ay isa sa ligtas na lugar upang hindi agad makita ng mga zombie. Dahil ang lugar na ito ay may matitibay na gusali. Sa ibang lugar mga kamasters, mga kaskemeleng ay meron ding palasyo. Na kung saan ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga matataas na bato na promoprotekta dito. Hindi madadaling magwagi ang nagtatangkang pumasok dito. Dahil nga mga kamasters mga kaskemeleng ay matataas ang gusali ng mga kastilyo. Kaya totoong maging ligtas ka kung gugustuhin mo. Ligtas ding manirahan sa isang isla na malayo sa lungsod at matataong lugar. Kaya mga kamasters mga kaskemeleng, parang ikaw ay isang survivor na natili dito sa isang isla. Ngunit nga, may kasabihan tayong, no man is an island. Totoo ngang mahihirapan tayong mamumuhay mag-isa sa isang isla. Maganda pa rin mga kamasters mga kaskemeleng kung ikaw ay may kasama upang ikaw ay makapag-umpisa ng panibagong buhay. Ika nga ang isla na may maraming kahoy ay nakapagbibigay ng panibagong buhay. At pwede ka makapagtayo ng sarili mong bahay, makakuha ng gamot galing sa mga halaman. Kaya mga kamasters, mga kaskemeleng, ano man ang mangyari, kailangan nating maging handa. Kung ano man ang maaaring kahihinatnan kung sakasakali mang magkakatuo ang zombie apocalypse. Ang pinakamahalaga pa rin mga kamasters, mga kaskemeleng, ay ang pananampalataya natin sa ating buong may kapal. At ipanalig natin ang lahat para sa kaayusan ng sanlibutan. Kaya mga kamasters, mga kaskemeleng, kung sakasakali mang magiging totoo ang pagkakaroon ng zombie apocalypse, ang tanong ko lang, nakapag-isip na ba kayo mga kamasters, mga kaskemeleng, kung saang lugar ang gugustuhin ninyo kung sakasakaling magkakaroon at magkakatuo ang zombie apocalypse? Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. At kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ikalimbang all para maging notified ka every time na may bagong video ang iyong Master Eskemeleng para sa Master's Kaalaman. Bye-bye sa inyong lahat guys, mga Master's Team Eskemeleng. See you in my next video. Bye-bye guys and thank you so much.